Hi. Ngayon po, magpapansi tayo. Ngayon, ang gagamitin ko ay atay at saka pitso. Bawang, sibuyas, tapos na. Ilalagay na natin itong manok. Sobrang dami ng sahog natin, kaya dapat mas malasa siya. Born day po natin, born day, kaya ito dinamihan natin tinodo. So this is it. Bali, isang kilong atay, isang kalahating kilong breast. Yan po ang ginamit natin. Natanggal ko po yung atay na buo na hindi ko nahimay. So, mahirap po pala pag nag-birthday. Once in a year. Once a year. Yearly or ano pa man, ganito po ang tema ng ating kaarawan, laging nagluluto. So, pinakuluan ko kaninang atay, pero bago ko linagay ang atay, ay atin po munang siniguradong maluluto na yung breast para mabilis na lang siya, para hindi siya lamog na ang atay para buo pa din. So, hinimay natin kasi breast, buo-buo. Hinaluan ko na siya ng paminta, toyo, para mas malasa. At pinakuluan ko yung hipon para mas masarap yung taste niya, kasi nga Seafood. Yan, may eh, sorry. Nangarag lang si Inday. Medyo pagod na din po. Kanina pa tayong umaga. Himay-himay. Siyempre, mag-isa lang. Gamitan natin itong Tita's Choice Golden Oyster Sauce. So, para mas malasang malasa. Daming sahog. So, mamaya ulit. Lalagay na natin yung sabaw. Bah, medyo mainit. Aha. Step by step. Mahirap mag-isa. Pero kinakaya. Ayan. Ito natin. Sabaw ng hipon. Kung may kita nyo, nabula siya kasi nakulo-kulo. And then, lalagay ko na po yung ating paminta. Crack ang ginamit ko kasi kanina naglagay ako ng durog habang nagkumukulo. Tatlo po ang linagay ko. Baka tumutong sa ilalim, kunting halo lang, bahagya lang, baka bumaliktad ang ating kawali. Mabubusog yung lupa. So, ayun naman. Lalagyan na natin ng ating oyster sauce. Ang payami. Oh.
mapapansin nyo, ito po ang aking ilalagay, nor shrimp para mas malasa. So, antayin natin kumulo ng konti at ilalagay po natin. Ilagay po natin yung ating oyster sauce at saka seasoning, gaya ng shrimp, nor, broth cubes. Nag-add tayo ng soy sauce. Siguro ano, konting kulo, ilalagay ko na yung gulay, tapos hahanguin natin, tapos ilalagay natin yung pansit. Nilagay ko na rin po yung ating shrimp. So later, papakita natin. Papansin nyo, ilalagay ko na po yung ibang gulay. Mga alaga. Yung ating gulay. So yan, ang ating kabuuang gulay. Dapat hindi siya ma-overcook. Hahanguin natin after a while. Susunod natin yung ating noodles or pansit. Tapos later, itatoppings natin to sa ating pansit. Meron tayong lalagyang bilaong malaki. So, yan. Ang ganda niya na tingnan. Isang kulo, kukunin ko na. Nakikita niyo ang ating gulay. Hahanguin ko na po yan para mamaya malutong pag itinappings na natin. Nakikita niyo po, ito yung gagamitin kong pansit. Tsaka ito yung ating kanton. So, ayan na yung ating wala nang gulay. Kunti na lang yan. So, lalagay na natin ang ating noodle. Kung mapapansin niyo, bakit ito po ang inuna ko? Kasi ito ang matigas na noodles. So, ito, madali na lang siya. Madali lang ang tumaluto. So, mamaya, kapag ito medyo luto na, na nakikita natin medyo maalasa na, ninext natin yung ating kanton. Hello, ito na po ang ating finish na pansit bilao. Ayan, payo ako sa kawali. Ito para sa stock room. Salamat po sa inyong lahat. God bless. 1 hour later.